Yo, what's up mga anak? Welcome sa Boss Jojo TV. So, sa araw na to, ang gagawin natin ay isang simple ngunit masarap na chicken salpikaw. Originally, ang salpikaw is dapat baka. Pero, syempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Medyo magaling tayong gumawa ng twist pagdating sa pagkain. So, ang gagawin natin is chicken. Pwede kayong gumamit ng chicken breast or chicken thigh. Sa akin, ang gagamitin ko is yung chicken thigh. Oh, may balat pa dito. Nagbalat kasi ako kanina bago tayo mag-umpisa. Kaya may basurahan ako dyan. Gagamitin natin is chicken thigh. Madaling-madali lang to, no? So, para sa kompletong ingredients, ilalagay na lang natin siya sa description. Check nyo na lang sa description, no? So, umpisahan na natin. Nga pala, bago natin umpisahan, ha? Huwag nyong kalimutan pindutin yung like and share button, no? At saka i-subscribe nyo na rin yung ating channel. And of course, huwag nyo kalilimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masarap at mura na mga dish. Okay? So, umpisa na natin. Pangalawang umpisa na to. Puro umpisa, ha? Yan, kailangan natin ng chicken, of course. Siyempre, chicken salpikaw nga. Kailangan natin ng chicken. I-cut nyo lang siya ng at least 1 inch lang. Ayan. To, ang ginamit ko is chicken thigh. May kasama pa siyang balat kasi gusto ko yung balat ng manok. Okay? Tabi muna natin yung ating mga basahan dito. So, madali lang to. Simple-simple kahit grade 6. Huwag naman grade 1. Ha? Kahit grade 6, kayang-kaya itong gawin. Ang kailangan lang natin is toyo. Ayan. Parang girlfriend mo lang, may toyo. Yan. I-marinate natin siya ng at least 5 to 10 minutes. Siguro mga 3 tablespoons, okay na yan. Depende sa inyo, tantsahin nyo na lang kung anong alat yung gusto nyo. Yung iba kasi gusto, maalat ang pagkain nila, di ba? And then, pagkatapos nyan, kakailanganin natin ng kalamansi. Lalagyan natin siya ng kalamansi. Okay, i-marinate kasi natin siya. Gamitin lang natin yung ating maliit na kutsilyo. Okay. Nga pala, ito yung first upload ko ng ano, ng ating YouTube channel. Originally kasi, si Boss Jojo, ang inyong tatay, is nag-i-stream ng Mobile Legend. Yan. Medyo nag-transition tayo papunta dito sa ano. Teka lang, gagamit tayo ng strainer, ha? Para hindi na natin. Mayroon tayong magic ano dito. Yan. Mga 3-5 pirasong kalamansi lang. Yan. May basurahan ako dyan, ha? Easy lang kayo. Baka sabihin nyo kung saan-saan ko lang tinatapon yung ating mga ano. Lagyan lang natin siya ng kalamansi. Hindi ko na siya pinirepair nung umpisa pa lang. Pero siyempre, makikita nyo kung paano natin ginagawa. Okay? Ayan. Natin. Tansyahin nyo lang. Mga 5 pirasong kalamansi. Pwede na yan. Tagdagan pa natin ng 2. Ayan. Mamarinade natin siya. At least 5 minutes. Pwede na yan. 5 to 10 minutes. So, habang piniprepare nyo yung inyong ano, tawag dito, ang inyong mga gulay, minamarinade na natin yung ating chicken. Okay? Yan, meron tayo laging malinis na basahan dito. Siyempre, para chef na chef ang dating. Di ba? Binatin ito ulit natin kutsilyo. Haluin lang natin siya para ma-incorporate dun sa manok natin yung nilagay nating marinate. Ayan. Diba? Simple-simple lang to. Kayang-kaya nyo to. Masarap tong pampulutan or kaya ulam. Ito, ang oras ngayon, 11:45. Ayan. Ito yung magiging ulam namin ngayon. So, set aside lang muna natin yung ating chicken. Medyo makalat yung aking station, ah. Yeah. Ang dami kong basahan, no? Mahilig kasi ako may basahan ako pag nagluluto, eh. Ayan. Tapos, babalat tayo ng sibuyas. Gumitin lang muna natin yung ating maliit na kutsilyo. Ito, ginamit ko rito yung sibuyas Tagalog kasi yung sibuyas Tagalog, malasa yan. Masarap yan. Actually, pwede itong walang sibuyas. Kaya lang, gusto ko kasi may sibuyas eh. Bakit ba? Recipe ko ito eh, di ba? Ayan, balatan lang natin itong ating sibuyas. Ayan.
Kaya mag-alala, lahat ng mga ginagamit nating ingredients is pre-wash na yan. Before pa tayo mag-pwesto rito o mag-shoot, nugasan ko na yung mga yan. Lahat yan, pati yung manok. Siyempre, di ba, pag nagluluto tayo ng pagkain, dapat malinis. Siyempre, kakainin natin yan eh. Tsaka manok yan. Dahil, alam mo na, dapat malinis na malinis ang ating pagkain. So, yan. Babalatan lang natin yung sibuyas. Medyo, ito lang ang ayaw ko dito sa ganitong sibuyas. Ang hirap niyang balatan. Nakakayamot. Nga pala yung recipe na to, pwede itong walang sibuyas, ha? Sabi ko lang. Ay, ako kasi mahilig ako sa sibuyas. Kaya pag nagluluto ko, ilalagay ko ng sibuyas. Ayan. Huwain lang natin siya. Maliliit lang. Hindi naman fine na fine yung chop, pero at least maliliit ng konti yung hiwa. Diba? Ayan. Simple-simple. Kayang-kaya nyo to. Kaya sa mga hindi pa ganong kagaling magluto or hindi ka pa marunong magluto, eh tamang-tama yung dish na to sa'yo. Kasi hindi to kailangan ng masyadong, alam mo na, na kailangan magaling ka magluto. Hindi naman. And disclaimer lang po, si Boss Jojo po ay hindi cook. Mahilig lang po tayo magluto. Halata naman, di ba? Mahilig tayo magluto. Siyempre, mahilig din tayong kumain. Ayan, lagay muna natin to dito. Okay. Siyempre, linisin natin yung ating station lagi. And then, maghihiwa tayo ng siling panigang. Pili lang tayo ng mga dalawang tatlo. Ito, optional to. Kasi yung iba ayaw maanghang. Pero may alam ko may nabibiling ito na hindi maanghang eh. Ayan, pwede kayong gumamit nito. Para nga pala sa kompletong ingredients, ewan ko kung nasabi ko na kanina, no? Hindi ko alam kung nasabi ko na kanina eh. Pero sasabihin ko na rin. Ilalagay natin sa description box yung ating complete recipe. Ayan, tanggalin nyo lang natin yung buto para kasi ano, hindi maging masyadong maanghang. Hiwain nyo lang yan sa gitna, tapos scrape nyo ng kutsara yung ating sili. Ayan. Hayaan lang muna natin siyang maging makalat. Lilinisin naman natin yan from time to time. Ayan. Nakita nyo naman sa paghawak pa lang ng kutsilyo. Alam nang hindi talaga marunong, no? Kinakabahan lang ako kasi ito yung first video na ginawa natin, no? Kaya medyo kinakabahan tayo. Ayan. Tignan mo. Mag-ingat kayo, ha? Kung may mga gagawa ng recipe na to. Diba? May mga batang at least mga 12 years old na mahilig magluto. Tingnan nyo yung kutsilyo kasi siyempre ayaw naman nating masugatan kayo. Yan, tatlong piraso. Dagdagan ko pa. Kuha ulit tayo ng platito rito. Dagdagan pa natin. Kasi gusto ko talaga yung lasa ng sili. Yan, tama din tong recipe to kasi mura lang tong recipe na to. Siguro ito, isang kilo kasi yung ginamit kong chicken thigh. Pero pwede kayong gumamit ng ano, ha, chicken breast. Kung preferred nyo yung chicken breast. Ayan. Siguro yung recipe na to, kagaya ng sinabi ko kanina, is mga around 180 pesos. Diba? Isa mahal ng bilihin ngayon, no? Diba? Kaya chicken yung naisipan kong lutuin mo na para sa ating unang-unang recipe. Okay. Ayan. Tanggal na natin yung mga balat. Saglit lang. Linisin natin ulit yung ating station. Meron ako rito lalagyan ng ating mga basura lagi. Ayan. Yung ating spring onion, mamaya na yan. Gagamitin natin yan pagka pang-garnish. Pero maglalagay pa ako ng leeks. Itong leeks at saka yung ano is optional lang to, ha? Depende sa inyo kung gusto nyo. Kasi ako, gusto ko. Diba? Kinakabahan talaga ako, nininervyos ako.
Kita mo. Galing-galing ko kayo maghiwa pagka ano. Ayan, hindi natin liliitan yung ano. Leeks tong gagamitin natin. Para lang medyo healthy yung ating maging recipe. Gamitin ko na lahat ng leeks. Tapos yung ibang onion, ano, anong tawag doon? Spring onion is mamaya na natin lalagay. Spring onion pala yun. Ayan, lalagyan ko lang siya niyan. Nalaglag pa. Ang hirap pala pag nag-uumpisa ka pa lang, no? Nakakanerbios. Nininerbios ako actually. So yun, umpisa na natin magluto. Ganun lang kasimple. I-prepare mo lang yung recipe. Yung iyong mga ingredients. Hindi pala recipe, ingredients. Ayan. Munti ko pang makalimutan. Yung isa sa mga pinaka-importante. Grabe na to. Pero, ayan yung sa susunod na mga videos natin, sa mga susunod na recipe natin is, mas magiging organized na tayo. Kailangan pala natin ng bawang. Yun. Kasi sinasabi ko kanina, yung onion or yung bawang is optional. Eh, ito talaga yung main niyang ano. Yan, ninipisan lang natin yung hiwa dito sa ating bawang, ha? Yan, gagamitin natin siyang pang-garnish. Siguro, hindi lang siya pang-garnish, siyempre pang-palasa rin. Kinakabahan talaga ako kung ano-ano yung nasasabi ko. Yan, dagdagan natin ng bawang. Sarap kasi yung maraming bawang sa pagkain. Yan, iwain lang natin siya ng maninipis. Mag-ingat, ha? Mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Make sure na pag nag-ihiwa kayo, yung kutsilyo nyo is matalas. Kasi mas mapuro lang kutsilyo, mas delikado siyang gamitin. Unlike nung matalas, hindi mo kailangan ibigyan ng pressure yung paggamit ng paghiwa. Yan, nipasan lang natin yung hiwa kasi iaana natin yun. Ayan, meron na tayong hiniwang bawang. So, tabihin lang natin tong ating mga sangkalan. Oop, may nalaglag pa rito. Huwag po kayo mag-alala, malinis po yung table natin. Ayan. Kaya pinulot natin yung nalaglag. Ayan, okay. So, yun, magsimula na tayong magluto. So, natin yung ating kalan, siyempre. Nalang muna natin yung konti yung ating apoy. Ayan. Painitin lang natin yung ating mantika for at least 30 seconds para hindi mag-stick, no? Okay. Ulugin natin pa rin yung ating kasama pang inaantay natin yung mainit-init na yung ating mantika. Mararamdaman mo naman kung mainit na. So, pag mainit na, kailangan natin lagyan ng mantika. Lagyan natin at least mga 2 to 3 tablespoon para i-ano natin siya, i-roast natin siya ng konti. No? So, yun. Patay na sandok. Pero ayoko ito eh. Hindi kasi yan ang paborito ko. Ito kasi yung paborito ko eh. Ang aking spade. Ayan, painitin lang natin yung ating mantika. Laksan natin yung konti ng apoy. Ayan. So, pwede na natin ilagay yung ating garlic. Ayan. Masyadong malakas yung apoy, ha? Kasi masusunog yung ating bawang. Ngayon naman natin yung lasa ng tunog. Ang gusto lang natin dito, yung medyo mag-golden brown siya. Diba? Kalat lang natin. Uy, kung bago ka lang sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-like and subscribe sa ating channel. And of course, huwag mong kalilimutang pindutin lagi yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating recipe. Ayan lang natin siya ng konti na nating kulitin. Siyado ko kasing kinukulitin, no? Pag nag-golden brown yan, tatanggalin natin siya. So, i-strainer natin yan.
Ayan, kunin natin siya. Nasaan yung plato ito? Medyo kanina. Kunin lang natin yung ating mga slightly toasted na bawang. Ihulog mo! Inakabahan talaga ako sa ating first video na ito. Ayan, ganyan ang itsura niya. Tapos, lalagyan natin siya ng butter. Pwedeng butter, pwedeng margarine. Depende sa inyo. So, mas prepared ko yung butter. Ay, margarine. Mas gusto ko yung margarine. Lagyan natin siya ng konting margarine. At least 1 teaspoon ng margarine. Balik na natin yung apoy natin sa medyo malakas. Masyadong malakas kasi susunod yung butter natin. Ayan lang natin mag-melt o malusaw yung ating ano, ating butter. Ito pala yung pakiramdam no, naggagawa ka ng cooking channel. Medyo naiilang ako. Asa natin ng konti yung apoy. Kasi isisir natin yung ating marinated chicken. Isisir lang natin siya o isasampot siya natin. Isisir pa kasi siya na si tatay, si Boss Jojo. Hindi tatay. Merong tatay. Eh, medyo hindi pa precise yung ating ano, pag ginagawang pagluluto. Isisir lang natin, hayaan lang natin dyan ng mga ilang minuto hanggang sa maluto yung ating manok. Halo-haloin lang natin. Ayan, pagka medyo ano na, medyo parang nag-iiba na yung kulay, doon na tayo mag-i-infuse ng mga pampalasa. Pwede na natin siya lagyan ng paminta. Maraming paminta, depende sa inyo kung gusto nyo medyo maanghang. Pwede ha. Lugin lang natin para pantayin dito. Kasi yung iba hindi yung ato mga ano. Saan natin ito? Ayan o, isang kilo lang to mga boss na chicken thigh. Dami na, di ba? So, let's say sa 200 pesos. Marami na kayo makakakain nito. O kung gagawin nyo naman itong pulutan, eh, naku naman, talaga naman. Mukhang mahabang kwentuhan ito pagka nagkataon. Tanggalan na natin siya ng takip para mag-ano siya, mabawasan yung kanyang ano, sabaw-sabaw. Para medyo matuyo siya ng konti. Ayan. Ayan. Medyo nagtitigan na yung ating sauce, no? Hinaan ko lang yung ating apoy. Ayan, that's the time na pwede na nating ilagay yung ating siling haba na hindi ko pa pala hinihiwa. Gusto talaga yatang magamit yung aking ano eh, paboritong kutsilyo eh. Ayan. Depende sa laki kung ano yung gusto mong laki. Ayan, medyo iliitan lang natin para ano, yung anak ko kasi ayaw niya ng gulay. Ayan. So, ganyan lang. Lagay na natin. Diretso. Oop, tumalsik. Ayoko na madumi ang aking aking working station, diba? Tumatalsik talaga. Ayan. Diba? Simple-simple lang, diba? Ito-toast mo lang yung garlic. Paulit-ulit. Ito-toast mo lang yung ating garlic, lalagyan mo ng butter, tapos isir mo na yung ating manok. Ayan, pagka medyo ganyan na, sa tingin mo luto na yung manok, ilalagay naman natin ngayon yung ating mushroom. Bottom mushroom yung ginamit ko para sa ano na to. Pero pwede rin kahit hindi naman bottom mushroom. Kuhain lang natin.
May bibigyan ko pala kayo ng tips, ha. Pagka nakakain nyo minsan yung mushroom, walang lasa, di ba? Walang lasa. Ngayon, para mapalabas nyo yung lasa nito, dapat dito is ginigisa. So, since dahil first time kong mag-video, gumawa ng YouTube video ng ganito, nakalimutan ko siya talaga. Nakalimutan ko siyang igisa. No? Kasi pag ginisa mo yung mushroom, yung mga ganito, lalo na yung, kahit anong mushroom, pag ginisa mo, lumalabas yung, ano niya, yung lasa talaga ng mushroom. So, may impact din yan. Kaya pag nilain namin ito mamaya, walang lasa yung ating mushroom. Hindi naman sa walang lasa, may sauce naman kasi yung ating, ano, yung ating, chicken. Kaya lang, mas magiging masarap sana at mas malasa yung ating mushroom kung naigis ako. Kaya, yan, pagpasensyaan nyo na, dahil ito yung ating pilot episode at mag-isa lang akong nagsushoot, ang dami kong mga nakalimutan. So, bahala ko nga kanina, wag nang ituloy ito eh. Lutuin ko na lang, tapusin ko. Kaso, sayang naman, sayang yung effort natin. Kaya, tuloy na natin. Hey, i-improve na lang natin sa mga susunod nating mga video. Di ba? Siyempre, sabi nga nila, kung may gusto kang gawin, dapat umpisahan mo na. Yeah. Kaya kahit medyo marami tayong mga mali na ginawa ngayon, okay lang yan. It's understandable. Mahirap talagang kumilos mag-isa. Yan. Lagay natin yung ating mushroom. So, yun. Haluin natin ulit. Ayan, no? Medyo nag-incorporate na talaga siya ng husto. Eh, yung masarap dyan, yung tutong-tutong na yan. Masyado bang malakas yung apoy ko? Ayan, ganito lang kasimple ang chicken salpicaw. Walang kahirap-hirap, no? May instant ulam ka. Kahit hindi ka marunong magluto, pag itong chicken salpicaw na to ay ginawa mo, nako, talagang mapapawaw kung sino man ang kakain nito. Yeah. Kung gusto mo magpasikat sa mga girlfriend mo, sa boyfriend mo, o kaya sa mga tropa mo, lutuin mo tong chicken salpicaw, easy lang. Ito, nalagay na natin ulit yung, ano, yung ating paminta. Yung kanina, hindi kasi natin nilahat. Buti na lang, hindi ko nilahat kanina. At least yan, may infuse yan dun sa ating, ano. Yan. Siyempre, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Yan. Oyster sauce, mamasita ang inyong gamitin. Tama ba? Mamasita. Kahit umpisa pa lang ako. Teka lang, meron pa sayang. Baka naman, sabi pa nga ni Ninong Ray. Ano kayang gagamitin kung ano, no? Kasi kay Ninong Ray na yung baka naman. Baka magalit sa akin si Ninong Ray. Yan. Dalawang ganito. Para sa isang kilo na yan, ha, mga boss, ha? Dalawang sachet ng mamasita. Oyster sauce. Yan. Sabay na rin natin yung ating leeks. Yan. Medyo mabigat. Mabigat nung ano. Pero ang ganda. Ang ganda nung binigay sa atin. Kaya salamat sa sponsor natin ng ano, ha? Ng wok. Thank you, thank you. Hindi ko na nilagay yung sibuyas kasi ang salpikaw talaga is walang sibuyas. Kaya hindi ko na nilagay yung sibuyas. Hindi ko nga alam bakit ako naghiwa ng sibuyas kanina. Wala naman talaga siyang sibuyas dapat. Kaya kalimutan nyo na to, ha? Patawarin nyo na ako. Gagawin ko na lang sa usawan yan. So yan, ganyan lang. Pagpatapos na, pwede mo siyang lagyan ng konting asukal. To balance out lang yung, minsan kasi may mga oyster sauce na masyadong maalat. Depende yan. Kaya optional din yung asukal na yan. Ayan, that's it. Ganun lang. Ganun lang kadali, no? Recap lang natin, ha? Ang kakailanganin natin. Ulit-ulit na yata talaga ako. Edit ko na lang to. Kakailanganin natin is, wag na nating ulitin. Nagugutom na ako eh. Gago! Okay na yan. Lagay ko na lang sa description, mga anak, yung ating ano, complete list ng ating recipe. Ayan. So bago tayo mag-plating,
maghihiwa na tayo ng spring onion. Ayan, bago tayo mag-plating, ibalik natin to. Kuhain natin yung ating spring onion mo. Ayan, maghiwa muna tayo ng spring onion. Ayan. Sa huli natin nilalagay yan. Ayan. Kaya yun, hindi na ako nagsibuyas kasi marami naman ako spring onion. Pero kung wala kayong masyadong spring onion, napakamahal din ang spring onion ngayon, eh, sibuyas na lang. Diba? So yun, okay na. Okay na yung ating chicken salpicao. Ayan, tsaka natin ngayon lalagyan ng press na spring roll. And then, ilalagay na rin natin yung ating garlic. Ayan, lagyan natin yan. So, ayan, luto na ang ating chicken salpicao. So, kung nagustuhan nyo yung video na to na medyo maraming palpak, eh, pagpasensyahan nyo na. Ayan, huwag nyo kalilimutang i-like ang ating video na to. And pindutin nyo na rin yung ating subscribe button at saka yung notification bell. Kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, pindutin yung notification bell para sa mga susunod nating video, eh, ma-update kayo, no? Updated kayo sa ating mga susunod na video. Presentation-wise, medyo hindi talaga ako satisfied. Kailangan lang ituloy. Sayang naman, naumpisahan ko na, di ba? So, yun. Hanggang dito na lang. Tara. Mananghalian na tayo. Wala naman akong pang-outro, eh. Peace!